magpa-flag ceremony na. Tambay mo na nga ako rito. Nakupuha na bang gana? Tumawag na kayo ng ambulansya. Hala, hala. Nilalagay ah. Naku po, si Boying yata na kaibigan ko. Siya lang naman ang kapareho kong laging late at tumatambay. Bako maripas si Boying ng takbo at di niya namalayan ang pagdaan ng money trans. Nanang! 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 Ano yun? Binabangga! Sino? Parang si... Diyos ko po! Tabi! Diyos ko po! Ato! Kapatid ko! Diyos ko po! Ano nangyari sa'yo? Ato! Diyos ko po! Ano nangyari? Ano ba ito? Ano yung card na to? Bakit naman? Teka, siniswerte yata ako. Puro numero na to. Wait lang. Wait lang. Bilis mo na. Ang bagal mo naman. Oo. Dali. Let's go. Ano ba yan? Tagal. Ano? Ikaw ang bata ka. Mali po yung binibigyan yung kabaong, ano ba yan? Kalap mo yung patahin. O sige, kunin niyo na, Naku, ito talaga mahirap pagpanganay eh. Hindi ko na nga ililingat ang aking paningin para handa ako kung sakaling may gumalaw. Grabe, kalat-kalat ang otak ng tiyo mo. Mabuti na lang at may dalawang kaltik. Dinakot ko yung mga kumalat na otak at asinili doon. Patawad tiyo, di ko talaga hayaan tignan ang bandang itaas mo. Titingin na lang po ako sa bandang ibaba. Wow! Mas mataba pa ang kanya kaysa sa mga bubot na upo ng lola kay Tatang, na madalas kong hawakan at inihahaplos sa di pa natutuli kong ari. Sabi kasi ni Lilong, haplosin ko raw ng upo ang akin para lumaki. At kung solve na ako sa laki ng upo, kukurutin ko ang tangkay nito at unti-unti itong mamamatay. At titigil na rin ang paglaki ng aking ari. Pero hayop na yan. Hindi naman lumaki ang akin. Niloloko lang ata nila ako eh. Ay ano ba itong pinag-iisip ko? Diyos ko, patawarin niyo ako nawa. May naaalala tuloy ako.
Yung naabutan ko sa kwarto si Uncle Ato at ang kanyang nobya na ginagawa ang mga pinsan ko. Ay ano naman ba itong naiisip ko? Oh, Nang! Nandito ka na pala! Buti nang binabantayan mo ang uncle mo. Ato, pasensya na ah. Nagkamali kayo sila ng kabaong eh. Ang kubad sa punerarya. Nanang! Ato! Ato! Patid okay, ko na ito! Napakabait mo! Bakit ka umalis na iniwan na nagpapaalam? Paano? Paano na yung anak mo? Apat pa naman sila! Alam mo naman di makakauwi yung asawa mo sa Abu Dhabi! Ato! Paano na to? Uncle! Bakit? Kanyin naman ako ng pang-soft drinks gano'n. Diba yan? Itong bata ko to. Ano naman yun? To. Salamat, Uncle. Pabili po ng Coke. Yung RC na lang. Isa lang. Buti pa to sila Uncle Mulong. Binibigyan ako. Di ko ata maalala na binigyan ako ni Uncle Ato ng pera. Wala pa nga ata siyang nabibigay sa akin eh. Sa katunayan, mas may nabigay pa ako sa kanya. Dante, tinuha mo naman ako. Gagawa tayo ng sulit para sa alim. Po? Tayo? Sisulat mo lang. Ididikta ako sa'yo. Yan. Ito. Dito na ako magsusulat to. Hindi, wag yan. Ito mas maganda. Magamitin natin. Wow, mahal naman ito. Baka naman may pa soft drinks ka dyan to. Tumigil-tigil ka. Mahirap kumita ng pera. Hindi ko tinatayan ang pera. Alam mo ba yun? Ay, sayang to. Oh nga. Dear Mahal. Dear Mahal po. Dear Mahal, kamusta ka na dyan? Hindi ka ba nahihilo nung sumakay ka ng bus tsaka eroplano? Ano? Kamusta yung amo mo? Si Raulo ba? Huwag siyang loko-loko kung ayaw niya ng gulo. Kamusta naman yung pagkain mo? Siya, kung di mo kaya ang hirap dyan, umuwi ka na't magkasama tayong magtitsagang makaahon. Alagaan mo mabuti ang sarili mo ha. Huwag mong alalahanin yung mga bata dahil yung tatlong lalaki, kaya na nilang magsaing, magpastol, kaya na nga din nilang mag-ayos ng bahay. Panayang hiling ni na inang na doon muna sa kanila titira si Princess. Pero di ba't napag-usapan na natin yun noon? Na ako yung magiging ama't ina nila. Dahil si Princess nga naman ang pumapawi ng pagkaulila ko sa'yo. Sa bawat araw na lumipas, lalo kita nakikita sa kanyang mukha at kilos. Huwag mo munang alalahanin ang pagpapadala mo dahil sabi naman ni ate na babanggitin ko lang sa kanila kung may kailangan kami. Itong mahal mo na laging nangungulila sa'yo, Ato. Ayan, okay na po. Tignan niyo po. Sige, okay na to. Natutuwa na siya dito. Teka lang, lagyan ko muna ito ng pangalan ko. Para naman maalala niya ako at malaman niya ako nagsulat nito. Sige na nga. Siguraduhin mo walang itong nakasulat dito. Siyempre naman to. Ato, Ato, tara punta tayo sa bahay niyo.
Maagang nag-asawa si Uncle Ato. Halos kasasapit pa lang niya sa edad na 18 noong magpaalam kina Nanang. Ang sabi ni Nanang, ayaw lang ni Uncle Ato ang maging taga-awat ni na Uncle Alfredo at Uncle Mulong. Dahil nagsisimula na noong lumaban si Uncle Mulong kay Uncle Alfredo na panganay, o kaya natuto na rin si Uncle Mulong na magsigarilyo at maglasing kagaya ng panganay. Pero, ano naman ang maaasahan mo sa dalawang elementary graduate lang? Lalo na pagkatapos na ang dekada 80 na tumataas na rin ang mga kailangang papeles para makapasok ng trabaho. Isang kahig, isang tuka. Gaya ng kasabihan. Dahil kutsero naman ang ama ni Naninang at napakaliit naman ang lupang minana ng nanay nila, dahil nga babae lang, makitid lamang ang lupang sinaka ng tiyo. Hirap na ata tayo. Kinakailangan ko na ata ang ibang bansa. At noon, nauso sa baryo namin ang pagpunta sa Abu Dhabi. Dahil may mag-asawang di ko sigurado kung sila ang mismong recruiter o may kaibigan silang recruiter sa Maynila. Ang maalala ko, may kadalian ang pagpunta sa nabanggit na lugar. Sunod-sunod ang mga umaalis na kababaryo namin. Sige, gagawin natin yung parang. Nalaman ko na lamang na nagpapatulong ang tiyo kay Nanang na maghanap ng mapagsasanlaan sa mumunti niyang sinasaka, pandagdag sa ibinebenta na niyang babaeng kalabaw. At nakarating nga sa abroad ang asawa niya. Papatapos na noon ang Marso. At pakiwari ko, mga 5 beses nang nagpabalik-balik si Nanang sa husgado na nag-aayos ng habla laban sa kumpanya ng bus. Nabanggit ng isa kong kabarkada ang umiikot na alingasngas sa baryo namin. Usap-usapan sa lugar namin ang pagkamatay ni Uncle Ato. Marami nagsasabi na nagpakamatay talaga siya. Nakita raw nilang tumalon siya sa harapan ng bus. Nana! Chuk! Oh! Sumaling dalaw mo lang. Oh, anak! Andito ka pala! Nana! Pasok ka muna! Opo ka muna, sige. Ano nga palang sadya mo dito? Nang! Gusto ko pong makuha yung certificate ng promotion ko po. Ah, andyan lang yun sa mga cabinet natin, tingnan mo lang. Sa cabinet po? Sige, andyan lang, tingnan mo lang. Sige po. Sige, dito lang ako. Ha? Ano to? For my one and only, love, Ato? Ah, voice tape. Nang! Ano to? May voice tape. Ah, sa Uncle Ato mo to. Voice tape? My one and only love Ato. Patawarin mo ako, mahal. Hindi ko ginusto. Papatayin ako kapag lumaban ako. Isipin mo na lang na makakamtan na rin natin ang hinahangad mo magandang kinabukasan para sa mga anak natin. Matatapos din ang kontrato.